Humingi naman tayo ng update sa nagpapatuloy na search and rescue operation sa landslide sa Tiwi, Albay. May dalawa pang bangkay na natagpuan sa Guho. Kaugnay niyan, makakausap natin si Chief Inspector Glenn Rodrigueza, ang team leader ng BFP-SRU sa Bicol. Magandang hapon po, sir. So, good afternoon, ma'am. Sir, ano pong update ang magbibigay ninyo sa amin? So, actually for the past 3 days, so yung BFP-SRU-5 namin, so duly supervised by our regional director, Senior Superintendent Victor Arabibares. So on the first day, so na-dispatch kami doon sa Uwas Libon dahil sa sobrang baha doon. And then on the following day, pinadala naman kami dyan sa Tiwi kahapon. So ang reported sa amin is may 8 doon sa area na landslide na yon. So kahapon, na-recover namin yung 6 and then inabot na kami ng gabi. So in-stop muna yung operation for safety reason. And then binalikan ngayong umaga. So thanks God at despite of the heavy rains again, so talagang hindi nagsawa yung mga responders ng Bureau of Fire Protection na ma-retrieve talaga yung dalawang missing victims. Sir, lilinawin ko lang po so dito po sa may Tiwi, 7 na po yung na-recover? Kahapon po ma'am, actually 8 ang reported pero kahapon ma'am, 6 ang na-recover namin. So binalikan namin yung missing na dalawa kanina. So despite na grabe na naman yung ulan talaga, so pasalamat tayo at walang sawa yung pagtsatsaga ng ating mga responders from the Bureau of Fire Protection SRU. So luckily, na-recover po natin yung dalawang victim. Sir, can you tell us about the circumstances? Ito po ba yung mga kabahayan? Ito pong area na nakikita natin ngayon sa telebisyon? So, kabahayan po talaga yan, ma'am. So, along the road and then nasa taas nila yung bundok. So, although, so we are not from that place. Opo. So, pero lahat naman talaga yung Bicol region, buong Bicol region, inulan talaga ng almost 3 days na malalakas na ulan. So, kasi po nakikita po natin ngayon, nasa gilid po ng kalsada, ano po? Yung landslide area. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga bahay po na yan, nasa may gilid po ng kalsada, pero nasa tabi po ng slope ng bundok. Opo. So, actually, wasak yan lahat. Kung nakikita, hindi ko po kasi nakikita ngayon kasi nasa wala akong TV ngayon. Opo. So, mga kabahayan po talaga yan, pero makikita lang nyo, totaling wiped out na siya. Wow. And then, yung dalawa po, wala po dyan. So, tumawid po siya sa kabilang kalsada. Doon po sila tinapon po nung, na-flush out po ng landslide. Magkakamag-anak po ang mga biktima po natin dito sa landslide? So, opo, mayroong magkakamag-anak, mayroong magkakapatid, mayroong pamilya. So, ganun po yun. So, anyway, nagpapasalaman naman sila at least na i-turn over natin sa kanila at na-recover ang kanilang mga mahal sa buhay. So, okay na po, na-recover na po ba lahat ng mga na-report na missing, hindi may hinahanap pa po? Hindi pa po, ma'am. Kasi as reported, may 4 tayong fire incident sa lugar na yon. So, ang napipinitrate pa lang natin ngayon, namin, mula kahapon hanggang ngayon, is yung pangalawa pa lang. So, na-recover na yung sa pangalawa. So, yung sa third incident of landslide, mayroon pa doon 3. And then, yung sa fourth, hindi pa rin po yung napipinitrate. Mm-hmm. So, pero after pong ma-recover namin kaninang alas around 2 o'clock yung dalawa, so masyadong malakas yung ulan, so napag-usapan ng MDR Remo Tiwi with the incident ka doon sa incident command post na i-cancel na muna yung retrieval operation for the reason na safety ng ating mga responders. So dito lang po sa Tiwi, may 4 po na landslide. Incident po, ma'am. Dalawa na po yung narespondehan, dalawa pa po. Dalawa nang narespondehan and then 100% po na na-recover ang mga yon. Yung sham doon sa dalawa na yon, na-recover po yon. And then yung pangatlo, initial report sa amin, may 3 rin daw doon natabunan. But sad to say, due to the bad weather, so for safety reasons, hindi po kami pumunta doon kasi delikado po for any landslide na secondary. Maliban po sa Tiwi, meron pa po bang iba na ano, kailangan pa pong saklolohan? So,
I'm not talking in behalf ng lahat ng incidents sa Bicol, but as of now nga, binabaha na rin naman kasi malakas yung ulan kanina. So marami talagang humihingi ng tulong po talaga. So it's up to the OCD talaga kung paano po talaga i-address ang mga to. Ang ibig niyong po sabihin, sir, maliban sa Tiwi, may mga iba pa na, sa ibang bayan? Marami po. Lahat po, all over the region. So overwhelming po tong incident na to. So dalawang mga cases, mayroong floodings, mayroong landslides. So nagkalat po yan sa buong sanim na probinsya po ng Bicol region. At kailangan po ng saklolo, ng dagdag po ng mga search and rescue teams para po marespondihan so, lahat? So possibly po siguro kasi ako ang I'm just talking yung nandito lang sa may area. Pero actually kaninang nasa retrieval operation kami. So tumawag yung regional office namin na yung municipality of Bula. So flooding naman doon, pinaparespondi kami doon. Mm-hmm. Kaya lang we are just only a human na talagang kulang-kulang din and pagod na rin ang tropa. So nag-concentrate lang talaga muna kami doon para ma-retrieve yung dalawa. So pati ho kaya kagamitan, ano, nagkukulang na rin po ba? So as to the rescue equipment, kung sa kulang po talaga, kulang pero... So sabi nga, so typical naman sa ating mga Pilipino na diskarte na lang at sistema kung paano i-utilize yung mga kung ano man mayroon gamit kami sa ngayon. Huling tanong lang po sir, kumusta naman po ang panahon? Malakas pa rin po ba ang buhos ng ulan? So sa ngayon, medyo tumila yung ulan. So unlike kanina na talagang heavy rain na naman po siya. Pero sa ngayon po, habang nag-uusap po tayo, medyo maganda po ang panahon. Okay. Ingat po, sir. Marami pong salamat sa inyong oras. Okay. Salamat din po and Happy New Year po sa inyo. Chief Inspector Glenn Rodrigueza, ang team leader ng BFP-SRU ng Bicol.